Jose TV Production. Your only island TV channel. Assalamualaikum, Ma'am Marites. Ayan, nagsisimula na siya. Alaykum assalam, ma'am. Oh, ayan. Si Ma'am Marites Abbas po ang ating... Marites Abba. Ang ating pong bisita sa araw na ito. Bilang isa siya sa episodes natin, no? Hindi lamang po para sa Women's Month sa nagdaang March, kundi para na rin ho sa ating Mother's Day, no? Para... maintindihan natin ang kwento ng isang ina na talagang hindi sumusuko, no? Ganun ho siguro talaga hanggat may nakikita tayong pag-asa, naghahanap tayo ng solusyon, kung ano man ho ang kinakaharap ng ating pamilya, lalong-lalo na ng ating mga anak. Talagang hindi. Marami talaga pumupunta doon. Ibig sabihin, masarap kayong magluto. Ayan. So, ganon. And then, kinukwento po niya kanina na yung araw na yon, Amunjadid, no? Oo, Amunjadid. Parang New Year po ng Islamic calendar. So, yun nga, nag-atin ng pagkain ng anak ko sa mosque. Nagtaka na lang ako na maraming tao pumunta doon sa restaurant namin. Mm-hmm. Akala ko customer. Mm-hmm. Yung pala pulis na. Mm-hmm. Tapos tumakbo na ako doon sa mosque, inabol ko yung anak ko, huwag kayong uuwi sa bahay, may nag-raid doon. Mm-hmm. Pupunta pa ako kay CAP, hingi ako ng tulong. Mm-hmm. Kung nga, hindi rin ako natulungan ng CAP namin. Mm-hmm. Ito ho kasing mga legal na mga problema, minsan talagang pag hindi mo ho alam paano yung proseso, no? Ang dami rin ho talagang hindi nakakalabas, no, na deserving na lumabas. Kaya malaking bagay ho na natutulungan ho tayo legally ng ating ho mga lawyers, particularly ho ng ating public attorney's office, kasi hindi naman ho talaga lahat. In fact, mas karamihan ho sa atin ay hindi ho kaya na kumuha ng mga lawyers, no, para tumulong sa kanila. So, ang pagmamahal ng isang ina ay kailanman di matutumbasan ng halaga. Walang ina ang hahayaan na makita ang kanilang anak ay wala sa mabuting kalagayan. At kahit kailanman, ang puso ng mga ina ay mananatili para sa kanilang mga anak. Isang maligayang araw po ng mga ina, nanay, mami, mama, o kung ano man ang tawag natin sa ating mga ina. Samahan niyo po muli kami sa iba pang susunod na episode dito lamang po sa Vida Sabella. Buenos dias, Isabela City. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabungahong adlaw, Basilan. Thank you.
hirap ng panahon ngayon, ang maibigay ang pangangailangan ng pamilya ay di madaling gawin, lalo na't karamihan sa atin ay di lumaking mayaman at maranya ang buhay. Ang mga ina ay naturingang ilaw ng mga tahanan, ngunit di ba sumagi sa isipan ninyo kung paano niya ito nagagawa? At kung may mga pagkakataon ba na siya man ay nangangailangan din ng sariling liwanag? Tara at samahan niyo po ako sa aming munting kwento dito lamang sa Bida sa Bella. Ngayong araw po, pagkukwentuhan natin no ang buhay ng isang ina. At dahil nga ho ngayon ay habang sinushoot po natin ito ay May at Mother's Day nga po nung nakaraang araw lang no nung Sunday. So ang bisita po natin ngayon ay si Ma'am Salome Ortiz Abarquez. Hello, Ma'am. Hello, Mia. Good afternoon po. Opo, ayan. Si Ma'am Salome po ay kasama ho natin dito ho sa LGU ng Isabela City. Siya po ay nasa CGSO. Pero bago ho tayo pumunta dun sa trabaho, kasi nabasa ko ho dun sa kwento ninyo na kayo po ay taga Iloilo. Bale, Ilonggo. Ilonggo. Isa po ang mga Ilonggo sa marami no na nandito ho. Cultural community na nasa Isabela City. Kaya naman po ang nung nagdaang Sakayan Festival, isa po sila sa mga may float, no, na represented po ng Department of Education, Isabela Division. So, nanalo sila ng third place sa ating Sakayan, Parada Sakayan. Ayan. So, paano po kayo napadpad sa Isabela City? Ginawa ko ng auntie ko pumunta dito. Okay. Vacation, kaya hindi na ako pinauwi. Kasi wala naman siyang kasama. Mga ilang taon po kayo noon? Kung po, mga 24 yata. 24. So 24, ma'am, ano, graduate na po ba kayo noon? Graduate ako ng 2 years junior secretariat at University of Iloilo. So yung auntie niyo po na nagpapunta sa inyo dito,
Taga dito, nandito na siya. Nandito na siya. Bari yung auntie ko is division ng social studies. Pwede po nating pangalanan? Anong pangalan ni auntie? Asuncion. Asuncion. So, yung Patiño Torres. Ah, Patiño! Kamag-anak po ni na Mamida ba ito? Oo. Okay, so pumunta kayo dito. Nagbakasyon lang sana, pero hindi na kayo nakauwi. Hindi na ako nakauwi. So, ano pong ginawa ninyo dito? Nasa bahay niya nila, nagtatrabaho ka. Opo. So, tabang ko ng trabaho sa bahay nila. Mm-mm. Tapos yung katapos pag-opening ng klase, pinag-aral ako na sa klarin. Angel, mga anong taon to, ma'am? Mga ko saan niyo, este? 1988. Okay, 1988. Yung entry to skwela na Claret. Kosa course? Bachelor of Elementary Education. Elementary Education. Natapos niyo po yun? Natapos po yun. Tapos, hindi ako nag... Hindi na kayo nagpatuloy nag-board exam. Hindi ako nakapasa. Pero ano ho, kailan ho kayo nag-asawa? Dito na ho kayo nag-asawa sa Isabela? 1992. Okay. June 1992. Dito nyo na nakilala si Mister. Yes. Nag-aaral ako na sa Clarit. Ah, okay. So, nag-asawa po kayo. Ilang taon kayo? 27 years old. 7 years old. Nung kinasal ho kayo, nag-aaral pa kayo noon, di ba? Tapos, nag-graduate na ako. Graduate na kayo. 1992, nag-graduate ako. Bachelor of Elementary Education. Okay. Tapos po, nagkinasal kayo. June. Mm-mm. So, dito na ho sa Isabela na buo yung pamilya ninyo. Dito na. Tatlo ang anak. Oo. So, paano naman ho naging, ano, kasi sabi nyo nga, hindi nyo na rin pinagpatuloy yung pagiging teacher ninyo, no? Paano ho yung buhay noon? Noon, nagtitinda ako ng chicharon nga noon. Okay. Maliit lang tinda yung sa Claret. Sa labas ng Claret. Yun nga ho, pinagpukwentuhan namin kanina. May mga Claritians din po dito, no? Iniisip ko kung andun ba si ma'am nung mga high school ako sa Claret at baka nga bumibili pa ako sa inyo. So, nagbenta ho kayo ng chicharon. Yeah. Ano pa po? Yung mga binibenta na lang namin sa tenda, yung mga sari-sari. Sari-sari. Oh. Kasama nyo na ang mister nyo noon. Oh. Ang mister nyo ho, may ano hong pinagkakakitaan? Ang kwan siya, isang security guard noon. Okay. Pero maliit lang ang sahod. Okay. Maliit ang sahod, tapos kayo ho, nagtitinda-tinda. Yeah, pero so, ng pagkakasya, sa tatlong anak. Sa tatlong anak. Ano ho yung mga age nila? I mean, ilang taon ho yung mga agwat nila? One year and... So, malalapit din. Malalapit lang yung eldest at saka ika-second. Oo. Uh-huh. Pero yung youngest, malayo. Mm. So, paano po yun? Nung mga panahon na yun na lumalaki sila hanggang sa nagsimula na silang mag-aral, paano po yung, ano nyo, paano nyo po naibibigay yung mga pangangailangan nila? Naibibigay ko yung ano lang ang kaya ng pera ko ipinag... Pinagsasama-sama na lang. Oo. Oo. Pinagsasama. Kung ano ang makikita ko araw-araw, yan ang nag-ibay pagkain at sa kanila. Lahat po sila nag-aaral noon. Yung dalawang napag-aaral. So, paano po yun? Paano po yung halimbawa, sabi nyo nga, pinagsasama-sama yung kinikita ninyo, yung kita ni Mister, tapos yung kinikita ninyo rin. So, iba-ibang klase ang pinasukan yung negosyo o trabaho. Ano po yun? Nagtitinda? Nagtitinda lang. Mm-mm.
every week magpunta sa mga magbay ng kung ano yung ititinda ninyo dito. Okay. Sige ho. Magbabalik po tayo at ang pagkukwentuhan pa po natin ang naging buhay po ni Ma'am Salome kasama po ang kanyang asawa at mga anak. At magbabalik po ang Vida, Vida Isabella. Isabella. Ayan, nagbabalik po tayo. Kasama pa rin po natin si Ma'am Salome or si Ma'am Mi. Mi, no, ma'am? Yeah. Oo. Ilang taon na po kayo ngayon? 58 years. 58. Ayan, mamaya pagkukwentuhan po natin kung paano po kayo napasok sa LGU. Pero ngayon, i-continue natin yung kwento ninyo bilang isang nanay at bilang isang asawa. Parang sa simula pa lang po, no? Parang puro challenges na. Pero nakita ho natin kung gaano kapursigido si Ma'am Salome na nagtitinda, tapos naghahanap ng iba pang mga pagkakakitaan. Para sa inyo ho, bilang isang ina, ano po yung mga pagsubok na naranasan ninyo? Mga physical mga problema. Ang challenging na problema, ang malaking problema yung dumarating. Bilang nanay. Yung bilang nanay, ang aking malaking problema noon sa aking husband nung during duty siya na nakatira ng dalawang tao sa duty during duty sa security. Okay. Then napasok siya sa piso. Oh. Okay. Ano po yung nangyari? Meron yung dalawang tao na gusto pumasok doon ng duty sa permission center na around 12 in the evening. Na siya ang nagbabantay. Mabuot ko siya man magpasok tapos dinatuyan siya kaya hindi niya papasukin. Tapos itiro niya ang dalawang tao. At dahil po doon na nakulong siya ng ilang taon? 1 year and a half. Ilang taon ng mga anak niyo noon? Pasal edad yung sedes mga Juan anak pa, that yung time? Yung 5 years old yata yung eldest. Ang babata pa. So paano niyo ho, pinagkasya yung kinikita ninyo? Yung sa tienda lang noon. Ano ang kita namin sa tienda? Yun ang ginagamit ko sa pag-aaral niya sa elementary. Pero lahat po ng gastos yun, ha? Pagkain, baon, mga pangangailangan sa school. Niyo po yun? Nabudget ko noon kasi noon parato pa man ang palalito. Ngayon, mahal na mahal. Saan po ba sila nag-aral? Sa Isabela East. Sa East, okay. So, nung mga panahon na yon na mag-isa kayong bumubuhay sa pamilya ninyo, paano naman po ang naging, natulungan po ba kayo ng mga anak nyo? Paano naman po naging,
paano ang naging role mo ninyo bilang nanay, tapos sila bilang mga anak? Yung Elise ko yung noon, elementary pa man, nag-aaral sa East. Tapos, kunin ko na, kapag bira naman ako sa tsenda. Tsenda. Dalawa sila nag-aaral noon? Dalawa. 5 years old? Tapos yung isa? 4 years old. 4 years old. Paano po yun? Kasi nabasa ko rin po doon sa kwento nyo na ang sabi po ng anak nyo, lahat ng hilingin niya, nila, lahat ng kailangan nila, hindi kayo nagnuno. Paano yun? So, kung ano ang maibibigay ko, mas maliit lang. At basta mapakita ko sa kanila, maibigay ko kung ano ang sa ano ng pera ko. Kung kaya ng pera. Kung paano pagkasyahin. Paano pagkasyahin. So, pag mga ganun pong klaseng sitwasyon, gusto ko lang humakita paano yung araw ninyo. Anong oras kayo nagigising? Maaga pa, 5, mag-open na ako ng tsinda. Mag-open na. Oo. Yung bahay po ninyo, malapit lang doon sa tindahan ninyo. Sa bahay, sa baba lang sa kabilang. Sa bali, sa likod na ng tsinda namin. Ang bahay. Okay. Oo. Tapos, maghahanda na kayo ng ibibenta ninyo. Tapos, gigising ang mga bata, aasikasuhin naman ninyo. Si, ganyan. Meron po kayong naging kasama? Meron kayong... Mabali yung mga mother-in-law ko nandoon man. Sila na lang magpailit ng... Oo. Damit ng mga bata para mag-aral. Oh, tapos sino po ang maghahatid sa school? Kasi yung lula na lang ang punta ng school. Okay. So, nung mga panahon na yun, na-imagine ko po kung gaano kahirap no, yung buhay ninyo. Pero, ano po yung mga nagpapasaya sa inyo nung mga panahon na yun? Bilang isang nanay, masaya lang kung mga isang kasama yung mga anak ko. Basta, nandiyan lang sila. Nandiyan lang sila, hindi nagkakasakit. Yun po ang mahirap sa atin bilang nanay pag nagkasakit yung mga anak natin. Kasakit ko yung second lang. Sa kasakit, yung second. Pero okay na ho. Okay lang. Tapos yung dalawang anak ninyo, napagtapos ninyo, nakatapos sila ng pag-aaral. Nakapagtapos ng pag-aaral, yung ikalawa ng volunteer na sa Sea Dream Film na liup sa ngayon. Sige. Sana tingnan man ho natin. Tapos yung isa ho, yung panganay? Doon sa Clarit, kasi sa computer. Nagtatrabaho na. Nagtatrabaho. Tapos yung pangatlo? Grade 10. Grade 10 po siya ngayon. Okay. Ayan. So, ganun talaga natural po sa atin bilang mga nanay na talagang nagpapasaya sa atin yung mga anak natin. Pagkasama natin sila. So, ano naman po ang nagpapalungkot sa inyo? Nagpapalungkot yung kung madating yung malisod yung malisod. Wala ka tayong pera na tapos mayroon, short din po kayo. Mas short sa pera. Okay. Kung mayroon ba bayaran. Paano niyo ho ginagawa pag na-short? Manghihiram ng pera. Ilang taon po yon na ganun, na wala kayong ibang kinikita, yung pagtitinda lang mo ang naging source ng income ninyo. Ilang taon po yun? Mga hanggang anong grade na po yung anak ninyo bago kayo nagkatrabaho? Mga grade 6 yun siguro. Nag-apply ako dito sa LGU. So, mga 6 years din kayong nagtitinda? Nagtitinda ka ba? Open sa open zero na. close open yung tindahan nyo. Ayan, oo. Pero nakakatuwa kasi kahit po ganun,
talagang yung iba pag nag-close, close na talaga. Kayo ho, ibig sabihin talagang naghahanap kayo ng paraan. Naghahanap ng paraan. Tapos yung naka-apply ako dito sa AGU as a casual. Sige ho. Na casual na mayor's office under kong Ma'am Cotelia Rica Blanca. Then, na ano, may leave sa time, may leave naman po. Na leave naman ako. Ilang buwan, nag-apply naman ako. Pero sabi ni Mayo, walang bakante. Tapos, wala na bakante sa office. O ngayon, senior, may ibigay siya ng mga trabaho as a sweeper. Ayun, nag-apply na lang ako ng sweeper. Anong taon po ito? 1980, ang first year, 1981. Anyway, kinukwento ninyo, yung pagtitinda ninyo, magko-close, magko-open, tapos, kahit po sa trabaho, nakasimula na kayo ng trabaho, nalilay-off din kayo, hindi din po dire-diretso yun. Saan po kayo kumukuha ng lakas para ipagpatuloy, para hindi sumuko? Sa mga anak at saka mga pamilya namin, sabi yan. May sumusuporta din, may tumutulong din po sa pamilya. Pamilya ko. Yung pamilya nyo, yung auntie ninyo na ba yung nagpapunta sa inyo dito? Yung sister ko, ang anak. Dumating na rin dito ang sister nyo. Dito na ang sister ko. Nauna pa sa inyo? Yung husband niya may trabaho man as a bombero. Okay. So meron din pong kahit pa paano tumutulong sa amin. Nagbibigay sa inyo ng lakas. Ayan. So, mamaya ho, no, pagbalik ho natin, pag-uusapan ho natin yung naging buhay nyo na dito po sa LGU. Yan ho, sa pagbabalik ho ng Vida Isabela. Naikwento nyo po, 19-something, nag-apply kayo. Paano nyo nalaman na may bakante sa City Hall? Balik-balik po si Ma'am Salome sa mga anak pa rin talaga, no? Na
kahit po yung kanyang advice sa mga nanay, alagaan yung katawan, alagaan ang sarili, ang kalusugan. Huwag madismaya, no? Kung meron mong mga problema na dumarating. At yun nga ho, ginagawa natin to hindi lang para sa sarili natin, kundi dahil gusto natin patuloy nating nasusuportahan, no? At naibibigay yung pangangailangan ng mga anak natin. Yung adlaw basilan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa lahat. Sorry. Oo. O yun na nga, kaya ako medyo nalito kanina. Sa TV production. Your only island TV channel.